Amin pong nakilala si Lori Ann at si Nico, mga magulang ni Nathan Ting, na tulad ni Katon Ying at Ate Rosel ay kasalukuyang pinagdadaanan ng hirap na nakikita ng kanilang anak na may sakit. Si Nathan po kasi masiyahin naman po siya. Tsaka yun ang gusto niyang gawin, maglaro. Tsaka mahilig po siya sa dinosaur. May iniinda po siya sa paa. Masakit daw po. Sabi niya po sa akin, hindi niya kayang maglakad. So akala ko po pilay. Kasi lagi ko po siyang tinitignan kung may pasa, kung may ano. Yung pasa po niya hindi masakit, pero malaki. Tapos yun lumala po kasi yun dito, yun sa siko po. Nagkaroon na po siya ng infection na magapo. Dinala po namin siya sa orthopedic. Tapos ilang beses po siya in x-ray. Doon po na ano, na parang may nadedetect pong leukemia. So, ang sabi po, kailangan po siyang ma-BMA, bone marrow aspiration po. Doon po malalaman kung meron po talagang blast ng leukemia. Doon po nalaman sa bone marrow na meron po siyang ano, acute lymphoblastic leukemia. Yung sinabi po na ganun, sobrang sakit na po eh. Parang di ko po alam po paano ko po tatanggapin. Ang gusto ko po nun, hindi, wag na lang, ganun. Parang sa akin na lang po. Nagle-labor po ako doon sa pangalawa ko nung na-diagnose po siya. Parang gumuho po yung mundo ko, hindi ko po alam kasi stress na po ako hanggang sa dinugo po ako nun eh. Wala po akong magawa, iyak lang ng iyak. Hindi ko alam paano tatanggapin. Sa atin po kasi normally pag sinabi pong cancer, iba na po tumatakbo sa utak natin eh. Cancer, hindi magagamot, may hangganan. Kaya po sobrang sakit sa akin tanggapin yung ganun. Nakikita ko po kasi namumutla na po siya. Kasi masigla po ito hyper eh, dahil po sa mga gamot nga po. Makikita mo siya nakahiga lang po, tapos gusto lang niya matulog ng matulog. Doon pa lang po na ano na ako, sabi, ba't ganyan ka? Lagi ko po siya tinatanong, ano masakit sa'yo? Sabi niya wala, gusto niya matulog. Yun po pala may mga infection na po na pumapasok. Doon nakita ko na po talaga siya na hirap na rin po siyang huminga. Dinala ko po siya sa ER. Alak, tawak ni mama yung mukha mo. Ha? Ang hemoglobin niya po, 50 na lang. So, pang emergency na po, kailangan po masalina na siya ng dugo. Kasi sobrang baba na po lahat. Nagbe-bleed na rin po yung ilong niya. Tapos nagkakaroon po siya ng red sa mata, sa white po. Tapos nagre-red dots. Tinanong namin kung ano pong nangyari. Yung sa egg po niya sa ari po, lumalaki po. Ang sabi po sa amin ng doktor, yung mga sintomas niya, relapse. Ang relapse po is yung baliwala yung mga gamutan niya, back to zero, tsaka mas dumodoble po yung sakit, yung cancer po, mas dumodoble. Ang chemo po kasi, parang pinatutulog lang po niya yung cancer. Tapos pag once po na hindi makimo, mas dumodoble po, mas ma-active yung cancer. So sabi ko, paano naman po siya makikimo ulit? Ang sabi po, hindi siya makikimo hanggat may ganun siya. Tapos sabi po sa akin na, tatapatin na kita, mami. Two months na lang po siya, mami. Kasi po, yung siya po, lumalaban. Pero yung katawan po niya, wala pong binibigay na process para lumaban po yung katawan niya. So, hindi po tumutulong yung katawan niya sa pag-iisip niya. Kaya, di po dati magagamot kung pati ang katawan ni Nathan hindi po tumutulong. Tinanong ko po kung paano ko po tatanggapin yung 2 months na lang kasi sa akin po masakit po eh, sobra eh. Puro iyak na lang po ako, tsaka gulong-gulo po ako. Kahit po ngayon sa araw-araw, hindi ko po kasi alam kung paano ko paplanuhin yung araw namin eh. Lalo na po sa kanya. Sa kanya po kasi pag sinabi niya, ma, masakit yung ulo ko, ma, masakit ganito, hindi ko po alam kung paano, kung anong way. Lalo na po yung pag dinadala ko po siya sa ospital, madalas po gipit kami. Kasi hindi naman po lahat na po provide po ng mga nabibigay sa amin. Meron po mga gamot na hindi namin kaya, tas yung mga home medicine po na kailangan niya. Doon po, napag-uwiin po siya ng gamot sa sabihin niya, ayoko na ma. Lagi ko siya kinakausap, paano ka gagaling? Sabi mo, lalaban ka.
Kasi nung ano po, nung sinabi sa akin na 2 months na lang siya, hindi ko na alam, gulong-gulo yung utak ko nung kasi kada araw pong pupunta ako sa ospital, meron pong panibagong binabalita sa akin, mas masama. Tinanong ko po siya, siya po yung tinanong ko. Anak, ano gusto mo? Sabi niya, gusto niya lang po umuwi. Makita mga baby niya, yung mga kapatid po niya, gusto niya po makalaro. Sa akin po ang sakit. Sobrang sakit po. Gagulgul po ako talaga. Hindi na po ako makausap eh. Talagang inaraw-araw ko po magpunta ng simbahan. Lumuhod po ako talaga gabi-gabi po. Lagi ko po siya sinasabi sa kanya na binigay niyo na po siya sa akin ng 5 taon. Ibigay niyo na po siya sa akin ng tuluyan. Sabi ko, mahal na mahal kayo ni Nathan. Kilala niya po kayo. Bigay niyo po siya sa akin. Alam ko po kukunin niyo po siya balang araw pero pahiram niyo po siya sa akin ng mas matagal. Ang gusto lang ng anak ko, sa ngayon po kasi wala na siyang ani, pero hindi mo na makikita sa kanya yung pangarap. Ang gusto lang po niya maging normal. Normal lang po na bata yung nakakalabas, nakakapaglaro sa labas. Sobrang sakit sa akin na hindi ko siya madala doon. Sa pag may gusto siya, hindi ko siya babila ng ganun. Sobrang sakit po bilang ina. Ganun. Masakit po. Siyempre po bilang magulang. Kasi ako nga, takot ako sa karay mo. Bata pa po. Yung lagi ko sinakasama kahit nasa baba lang po ako. Na kahit tumakasugo ako, parang makakita ko yung silang dalawang sa taas. Ginagawa ko po. Kahit po, malayo po. Maano ko lang po yung pupunta ng nanay niya para po makakuha ng mga DL. Kasi po, ako yung tatay niya. Kahit mahala kong magulang, mahal ko. Bata-bata pa po nung bata, lahat o, nadadaas na yung sakit. Na kahit ayaw niyo na o, eh, kailangan ko talaga niyo magpagamot eh. Sino nga po ang magulang gusto may sakit yung anak, kahit lagnat. Dinadala namin sa doktor, lalo na yung nanay niya. Eh, kailangan niyo o yun. Kasi o, tatlo lang po kami ng lolo niya, kailangan tugulong sa kanya. Na makita niya, hanggang ano, andun kami sa likod niya. Lalakasan pa namin yung loob namin para sa kanya, para lumaban din siya. Kasi kailangan din niya po yun eh, na hindi lang uli siya yung lalaban, pati po kami. Yun ang pinakamasakit na napanood ko sa ngayon. Pinakamasakit talaga. Kasama po natin ngayon si Mami Lori Ann. Si Lori Ann ay 23 years old. Nanganak siya kay Nathan, 18 years old. And then si Nathan was diagnosed ilang taon? 3 years old po, March 17, 2020 po. Actually, habang kinukwento mo pa lang yung mga instances na nakahiga lang siya, hindi siya makapaglaro. Nagsasorry po siya sa akin. Nagsasorry siya sa'yo? Opo. Sabi niya, sorry kasi dami sakit, Nathan. Magano siya? Opo. Nagsasorry pa siya sa'yo? Opo. Minsan po, nagbigay niya rin po siya sa akin ng sign bago po siya talingan. Sabi niya, Ma, Papa Jesus, oh. Sabi niya, sama daw, Ethan. Sabi niya yun? Opo, sinabi po niya yan. Sabi ko, ba't ka sasama? Sabi mo, Papa Jesus, dito ka lang, magpapagaling ka. Oo. Sabi niya, bigyan ka daw bagong baby, Ethan. Sabi niya? Opo, sabi po niya. Sabi ko, hindi. Kausapin mo si Papa Jesus. Sabi mo, gagaling ka. Sabi ko, ayaw mo bang gumaling? Sabi niya, gagaling. Gagaling, lalaro pa ako eh. Kasi 5 years old siya ngayon, di ba? Ay, edad niya si 7. So, naiisip ko, di ba pag naglalaro yung mga 5 years old? Pero napakalakas mo. Sobrang lakas mo. Meron pong time na, yun, dahil po sa nag-critical po siya na itong March. Halos araw-araw po akong buong biyahe. Sa bahay, ospital, hindi na po ako nakakatulog. Eh, kahalis ka, papanganak ko lang din po ng December. Nag-collapse po ako. Talagang isang araw akong hindi makatayo. Pinipilit ko siya ang tumayo. Sabi ko, kailangan kasi ako ng anak ko eh. Kasi inaadap niya ako. Hindi po talaga kaya ng katawan ko. Naghingi na lang po ako ng ano. Nakisuyo po ako sa ibang nanay. Doon po siya nagbabantay sa kanya na i-video call na lang ako. Kinausap po siya na, wait mo lang si Mama. Nagpapalakas lang ako.
babalikan kita, bibilang ka dyan ang mga gusto mo. Pagaling ka. Sabi niya, oh. Alam mo, pinakamasakit yung sabihin ng doktor na meron ka na lang 2 months opo, para makasama po si Nathan. Sobra po. Lumuhod po ako sa doktor na eh. Para sa akin po, parang wala na. Parang tinapos na. Tapos na, wala na. Oo, oh, kasi parang may expiration date. Opo. Ito na yun. Parang ito, hanggang dito na lang. Paano ka gumigising sa araw-araw? Di na pa sana nakakatulog. Tulog ko lang po isang 2 oras. Araw-araw? Opo, kasi ano, pag natulog po ako, feeling ko pag nagising ako, paano ko sisimulan? Saan ako mag-i-start ulit? Paano ko tatapusin? Yung araw mo? Opo. Di ko na kasi ano, kaya minsan po ayoko na rin natutulog eh. Kasi yung sobrang hirap po kasi. Tapos, saan kami kukuha ng ganto? Saan kami kukuha ng pambiling gatas niya, ng diaper niya, ng mga gamot? Tapos, sobrang daming dugo po kasi na kinailangan sa kanya nun. Siyempre po, may opo, may mga nagdo-donate po. Pero yung iba po kasi hindi na swerte yan na lang po kung may mag-donate eh. Pero kailangan po kasi bumili talaga ng mga dugo po. Yan pa naman ang dalas ng pagsasali ng dugo. Una yung nagsusorry, sobrang nagpa-flashback sa akin. Si Zoe din, lagi siyang nagsusorry. Kasi parang pakiramdam niya, sobrang hassle siya sa lahat. Ganun din, nag-bleed din siya. 2 instances sa Singapore yung nag-agaw malala, buhay talaga malala, siya, malala. Talagang excessive bleeding from nosebleed, vomiting sa private part. Sinusundo, ilang beses kaming sinusundo ng ambulansya sa apartment or sa hotel. Sobrang traumatic nung experience din namin. Hanggang nandyan pa si Nathan, huwag kang mawawala ng pag-asa. Oh. Yung sinabi ng doktor, kailan yun? March ka? Oo, nung March pa yun. Eh. Ano na ngayon? September ibig na. Ibig sabihin, dinudugtungan ng Panginoon Diyos yung, yung buhay ni Nathan. At paalagaan mo yung sarili mo. Oo nga. Kasi, hindi ka kasi natutulog. Oo, yung 2 oras na tulog ay napakalihikli nun. Kailangan rin po kasi na kikilos po kasi kailangan niyo matrabaho. Opo. Eh, kahit na maliit eh, kaming mag-asawa, lalo na si Zoe, eh, kami tutulong sa inyo. Ano? Kahit maliit na bagay lang. Ano? Alam namin kung gaano kahirap yung pinagdadaanan ninyo. Baka nga kailangan ng gamot, hindi mo maibili ng gamot, no? Salamat kahit po. Maliit na bagay lang. Ano? Lori? Opo, salamat po. Maliit lang pero sana makatulong. Sana makatulong. Po. Pero kailangan magpahinga ka. Hindi ko tuloy siya maate. At ako pala yung ate. Oo, 23 lang kasi siya. Grabe yung pinagdaanan. Nung nagpunta kami ng Singapore, gusto ko lang na sabihin na meron kasi tayong pakiramdam minsan na pag ikaw yung nanay, dapat yung sakripisyo mo gagawin mo lahat sa anak mo. Hirap na hirap akong sabihin sa kanya noon, pero nilakasan ko yung loob ko kasi merong mga panahon na 1 buwan dapat nasa ospital. Sinabi ko sa kanya, sabi ko, hati tayo. Kahit na pakiramdam ko parang ang sama akong ina, dapat mami lahat ng nagaan. Sabi ko, hati tayo kasi sabi ko, baka ako or ikaw naman yung magkasakit. So, and sobrang blessed ko na siya yung partner ko dahil walang pagdadalawang isip. Pinagbigyan niya ako at gusto niya rin yun. So naghahati kami. Hindi ka masamang ina, hindi mo pinabayaan yung anak mo pag nagpahinga ka, nakiusap ka. At hindi lang sa asawa mo, yung support system, kapatid mo, pinsan mo, walang masama doon. Di ba kayo nag-uusap ni Nathan? Oh. Anong gusto mong maisip ni Nathan kapag naiisip niya yung mami niya? Siguro wala na po kung ano kailangan pang marinig sa kanya na kung ano-ano po. Ang gusto ko lang po lagi na sinasabi niya yung magpapagaling po siya. Kasi nandyan yung mga kapatid niya. Kaya yun lang po, okay na po ako dun sa sinasabi niya na yun. Tsaka yun lang din po naman ang hiling namin. Kasi sa kanya po, totoo yun nga po. Hindi ko na siya nakikita na may pangarap. Ang gusto niya lang yung makalabas. Maging normal na bata, makapaglaro. Anong gusto niyo sabihin kay Lori, Katuning, and Ate Rosel? Well, ako una-una, gusto kong sabihin na humahanga ako sa'yo. Ano? Hindi madali yung ginagawa mo na wala kang iniisip kundi para sa anak mo. Ganun tayo magulang, di ba? Hindi naman tayo doktor. At wala tayong kapangyarihan, kaya wala tayong dapat gawin kundi pagkatiwala sa Panginoon Diyos. Kasi gumagawa siya ng himala eh. Nagawa niya yung himala din sa
pagkawala po nung ano niya. Anak namin eh, no? Kaya, kaya din niyang gumawa ng himala sa kay Nathan at sa inyong pamilya. No? Apo. Yes. Walang imposible, no? Mm-hmm. Walang imposible sa kanya. Ikaw, Ate Rosel, nanay to nanay. Hold on to that faith dahil alam ko naman kung gaano mo kamahal si Nathan. Dahil totoo, naranasan namin sa buhay namin na totoo talaga yung himala. Mm-hmm. Thank you very much, Lori. Thank you, Katunin. Thank you, Ate Rosel. Okay. Thank you very much. We will be right back. Gabi naman yun.